Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 3-year Food Logistics Action Agenda ng Department of Trade and Industry. Layo nitong baguhin ang sistema ng distribusyon ng pagkain, mapababa ang transport at logistics cost, at matiyak ang epektibong food supply chain. Ang paglikha ng Food Logistics Agenda ay isa sa mga direktiba ng Pangulo sa Cabinet Meeting noong Setyembre sa DA, DTI, DOTR, DPWH at DILG. Gusto kasi ng Presidente na magkaroon ng mga infrastruktura para mapabilis ang pagdadala ng ani ng mga magsasaka sa isang lugar na mayroon ding mga pasilidad para maiwasan ang pagkasira ng mga produkto. Sa ganitong paraan, masisiguruan niya ang kita ng mga magsasaka na magre-resulta rin sa murang mga bilihin. Gayun din, mapangangasiwaan ang demand at supply ng mga produkto sa bawat lugar dahil matutukoy kung saan may sobra o may kakulangan ng partikular na mga produkto. Ipinaliwanag ni DTI Secretary Alfredo Pascual na sa ilalim ng plano, maglalagay ng mas maraming food terminals para mapabilis ang supply chain mula sa mga magsasaka tungo sa consumers. Ayon kay Pascual, nasimula na ng ahensya ang proyekto sa pamagitan ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. Target ni Pangulong Marcos sa hakbang na ito na gawin ang Pilipinas bilang logistics hub sa Asia. Para sa MBC Network News, ito si Leth Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.